back to my channel. So, ngayong umaga guys, pag-uusapan natin is, nauuso po ba ngayon yung mga cactus, yung mga maliliit na mga nakapaso, na ginagawang koleksyon ng mga halaman lover? Ano ba yan? Ngayon guys, meron akong kaibigan doon sa may tulay na nakausap kanina. Sabi niya, ate, namumroblema ako kasi wala akong mabilihan ng fertilizer para dito sa aking mga cactus. Ngayon sabi ko, be, hindi mo ba alam na andyan lang sa tindahan mo kako, oh, meron kang makukuhang fertilizer. Ha, ano naman yun, anya yun ate, sabi niya ganyan. Sabi ko, ayan lang kako. Siguro naman mga moms, alam nyo na kasi nandito po sa title. And please, kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe, like, and share na rin po ang video ito para po ma-inspire naman ako magbigay ng mga inspiradong video po. Ayun po. So, paki-hit na rin po yung notification bell para po ma-update po kayo sa aking mga susunod na video. So ngayon po, since naisabi ko na po sa inyo kung ano po yung mai-share ko sa inyo ngayong araw, isisimula na po natin. Yes guys, eto po, Ajinomoto or Bitchin. Yan po ay gagamitin nating fertilizer ng ating mga kahit anong halaman po, pwede mo siyang gamitin na pang fertilizer po. So kung gusto mo pong mapadaling mapabulaklak yung inyong mga collection ng mga cactus, na iba't ibang cactus, rene-recommend ko po ito. Maganda talaga to. Hindi ko lang kasi nadala yung, meron po ako sa bahay. So, ito po ang kakailanganan natin. Bitchin na 11 grams. Tapos po, tubig. Ito po kasi guys, wala akong 1 liter. Ang mixture po nito is isang 11 grams, imimix nyo po siya sa isang litrong tubig. Since wala po akong litruhan na 1 liter na paglalagyan is nilagay ko na lang po siya dito sa 1.5. Guys, tandaan nyo po pala to ha. Yung tubig na galing po sa faucet, kailangan po pababain na muna natin kasi syempre chlorinated po bagay yan. Baka po kasi makasira sa ating mga halaman. So, kailangan pong pababain na muna natin yung mga kung ano-ano mga nasa tubig natin. At least mga 5 minutes guys bago natin ihalo tong bitchin. Ito naman po, kanina ko pa ito ginawa. So, ayan na nga po guys. Ito po ang kakailanganin natin bitchin and then 1 liter na tubig. So, ayan. Buksan na natin guys. Napakadali lang nito mga moms. Kaya huwag kayong mamroblema. Hindi po matutuyot yung inyong mga cactus. Ito na guys ha. Ihahalo na natin siya. Ayan. Simutin natin. So, ayan na siya. Bumaba na siya. So, ang gagawin natin is ayan. Hahaluin lang po natin siya guys. Hanggang sa matunaw po siya. Tunawin. So, ito, wala na po siyang buo-buo sa ilalim. Madali lang naman siya matunaw guys, yung bitchin. At saka, ito po pala, binutasan ko na siya. Binutasan ko na po siya. Yan po. Yan. Isang tip lang guys ha. Itong ginawa nating mixture, once na ididilig na po natin siya, huwag po nating ididirekta sa dahon. Kasi po, syempre, bitchin yan, matapang. Baka po kasi malusaw yung dahon or yung flower ng inyong mga cactus or ng mga kahit na anumang halaman. Ito pong mixture na ito is kadalasan pong ginagamit doon po sa mga maliliit na halaman, yung mga koleksyon nating cactus. Pero, huwag nyo po siyang ididirekta. 'Di ba po nakapaso na 'yun ano? Ididilig lang po natin siya dahan-dahan sa palibot po sa lupa lang, sa lupa nung nakapaso nating cactus.
Then, kung yung mga halaman mo naman po, eh, like bugambilya, mga ganyan, okay lang po na idirekta nyo sa soil yung powder nito. Ibudbud nyo lang po siya sa lupa, direkta, then mamumulaklak na po siya. Ang ganda ng, mabilis po makapabulaklak itong subuksin. So, ayan guys. Eto po, eh, subok na at marami na rin po nitong gumagamit. Basta po, tandaan nyo lang po, kapag ka ang didiligan nyo is nakapaso, huwag nyo po siyang idedirekta doon sa mismong dahon or bulaklak ng inyong didiligin. Doon lang po natin siya ibubuhos ng dahan-dahan sa lupa ng nakapaso. And pag naman po ang inyong halaman ay may mga nakatanim lang po sa direkta sa lupa, powder na po mismo nito ang gagamitin mo. Idedirekta mo unti-unti sa palibot po ng halaman mo. So, sana guys, meron na naman po tayo natutunan kahit konti sa videong ito. And, ayan o, tsaka ito, di ba ang gaganda? Yan din po kasi yung mga ginagamit nila. Gumawa din sila nito kasi sa ngayon, sa panahon natin ngayon, di ba, wala tayong panahon magpalabas-labas kasi nga po, bawal kasi naka-quarantine tayo. Baka makahanap pa tayo dyan o makasalubong pa tayo ng mga virus, di ba? So, huwag kayong mamroblema, ma'amsh. Ito lang ang sagot sa inyong problema. Ayan. Please subscribe. Thank you. Babush.